Simon, simula na kahapon, binaryo sa kalangalan ng mahal ng Berhel, na natibigay ang inyong paghahanda sa ating kapistahan. So, kaya ay isang patulong 5 o'clock sa ating mga pulisya sa may pinangako ko sa banal na pagdiriwang sa loob ng binaryo ay may kaakibat bago kong simula yung isa ay may maikling panalangin for deliverance, spiritual deliverance. Kaya medyo nagtagal ng konti. At the same time, yung bahagi kaya ang paghahanda ng pagdiriwang ng kapistahan kasama pa yung humilia. Kaya medyo nagtala tayo. Kung tulusin ko naman, ngayon lang naman ito. Next Saturday naman, ay isa na ang umaga naman ng isa doon, kaya walang problema. Talaga ngayon lang, ay bahagi yun, ano, na nagkaroon ng pagkakantala. So bahagi ng patuloy na ating panalangin ngayong paanyayan at pinahayag ni Jesus, ang sabi ng take care of your heart. Alagaan ninyo ang inyong mga puso. Bakit? Kasi yan nanggagaling ang kabanalan o ang kasalanan. Medyo kaliwaso sa pagkaisip ng mga Hudyo, no? Kasi sa kanila ay ang binibigyan nila ng pansin ni Ale. Well, may epekto. Katulad ng mga pamantayan ng kanilang kinikilala. Katulad ng halimbawa ng mga nakagawian ng kanilang mga ninuno. Bahagi ho. Hindi lang ukas ng paghuhugas yung pinag-uusapan natin dito. Kundi, sabi na naging detail sa kanila. Ngunit, yun hindi lang basta naghugas ng kamay. Ngunit, yung mayroon silang particular na pamamaraan ng paghuhugas. May mga steps kung paano sila maghuhugas. Hindi sabagal hindi naghuhugas ng kamay ng mga alagad. Ngunit mayroon silang pamamaraan na hindi sinusunod ng mga alagad ng Jesus. So makita natin, dalawa po kasi yung tinatawag natin dito school of thought, huh? Na alin, kaya ka natin makasalanan, gawa ng iyong environment. Huh? O kaya ka natin makasalanan, ay gawa ng puso mo. Huh? So, yun yung nais na ipaliwanag ng Jesus. Tama. Huh? Tama rin naman na makita natin na may epekto yung environment, yung mga itinuturing na mga pamamaraan, tawagin natin kultura. Pwede nakatulong yan para sa kabanalan, pwede rin yan maging dahilan ng pagkakasala. Yung mga tao kasama mo, ay pwede ka rin maapektuhan ng mga tao kasama mo, mga barkada mo, ng mga mismong iyong sambayanan. Bahagi mo yun o ng iyong kinalalakihan. O lalong-lalo na yung pamilya. Malaking epekto yun. Kaya din po, sharing po rito, no? Yung pag-aakala ng mga Hudyo na rin yung pagkain. Kasi sa kanila, kapag ikay kumain ng ilang mga pagkain na pinagbabawal sa lumang tipan, ang tingin nila ng kakasala na. Patuloy na ribawa na rin pagkain ng dugo. No? Yun ay akala nila kapag kumain ka rin ng kakasala ka. Well, bahagi ho, kung yan ang bago eh. Pagkaman kung tutusin ho, medyo may kultura
And kung tawagin namin yung karatayuan, bakit? Kasi mainit yung lugar na yun. Mainit naman sa Middle East. Pagkatapos, kapag umayon ka kasi yung mga ininuturin ng pagkain, mainit sa katawan. Nakakadagdag ang init. At alam mo naman kung ano yung nangyayari kapag mainit ang katawan. So, kaya ipinagbabawal nila. Pero hindi nila nakita na rin, mas malaking bahay nyo nga rin. Kung ano yung sa puso mo, maaaring maka-epekto yun yung mga bagay na nakikita natin sa pandabas na kagayuan. At kung isa, hindi na ginagawa ko. Bakit ka lang ako? May hirap lang ako. No? Ginagawang dahilan yung pagiging may hirap. Sampulong yan. No? Na ginagawa yung alin yung kalatayuan mo, kaya ka gumagawa ng masama. Hindi ho. No? Kahit na ito'y mayaman o mahirap, pwede hindi ka magtakaw. Pwede ka tumugon sa panawagan ng puhumi kapal. Bahagi yun ang pagkilo sa nawa, makita natin kaya ano sa atin ni Jesus? Nasa puso ng tao. Bahagi yun. Alam nyo, isa ko sa karanasan ko, isa ko kasi sa unang mga assignment, official, ay sa seminaryo. Seminaryo, yung mga nandulo, yung mga nagpapari. Ako ay bago ordained, yun ako nilagay. So, pagkakataon, so, ikaw ay vice rector, procurator, no? Privy of discipline, at yung professor. No? So, yun yung assignment. Ang sabi ko, sabi ko doon, mas may kita sa seminaryo. Kasi mas best ang tukso doon eh. Nakapunta na ba kayo sa seminaryo? Nandiyan yung San Pablo City. Kasi tinigal dito, sino nakapunta? Wala, dapat. Doon, nakita mo, pagpasok mo kasi malaki yung ground. Kapag nasa loob ka ng seminaryo, wala ka na ibang makikita. No? Kundi yung mga seminarista na lang. Bahagi ho, yung TV roon, may oras lang. Well, kapag ikaw ay professor, siyempre, kapag palitay mo. Sabihin, mas may hindi pa ito. No? Wala ang dahilan ng pagkakasala ng tao. Kasi nandun ka lang sa apat na bahagi ng seminaryo. Hindi ka lalabas. No? Kaya, masabi natin na wala kang nakikita puso. Pero bahagi yun ng paghinigan, na naging bahagi ng pagtulunalim, yung kabanada na hindi lang sapagkat hindi ka tinutukso. No? Hindi yun, mababaw na dahilan yun ng kabanada. No? Dahil lamang sa walang nanunukso sa iyo, kaya ka naging banal. No? Bahagi mo yun. Magpasalamat ka kung yung sitwasyon mo. Pero yung mas malaming na level ng kabanada ni Alin, yung pwede mong paglabanan ang anumang uri ng panunukso. Bahagi ho ng pagkilos na nawa ay makita natin. At yun, kaya yun ang sinasabi ni Jesus. Hindi gawa ng kaya ka naging marumi ay gawa ng mga nasa paligid mo, nasa puso mo. Kaya kahit na ikaw ay masasabi natin, ano? Kung ano sa puso mo ay ganito, yung ipinahayag nito natin, yung kaalayan, yung paglilimbot, yung ipinahayag mo sa banal na kasulatan, yung mga bagay na hindi ka nalulugod sa harapan niya, ay magagawa mo. Kahit na nasa iyo ka lamang ng kwarto, no? Ay pwede mong magawa yun. Kaya yung panayang na pinahayag na Jesus niya rin, ay hindi, nasa puso yun. Nasa puso ng tao. No?
wala yun sa kapaligiran. Kasi bakit? Kasi kapag ginawa mo na gawa lamang ng kapaligiran, kaya ka ganun. Kaya na, ganun yung maging mentalidad mo, no? Na, kaya ako nagnakaw kasi gawa ng higit ng pangangailangan. Akala namin, absweldo na. Hindi, no? Pwede kang maging banal. Pwede hindi ka magkasal. Kahit nasa gitna ng matindi mong pangangailangan. At yun yung hamang na naman ay makita po natin sa pagkilos natin ng religion na ito. Na kinakailangan ay ayusin natin ang ating mga puso. Maging malinis tayo ng ating mga puso. Yun ang pag-ingatan natin sa bigaya na hindi nagkakataon ng kumi kapag. Sa paano mga mamaraan, una natin sa lahat na makita natin natin na tayo ay handa na tanggapin natin yung biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng kanyang pagpapala at pangangalan. Kaya nga po, sa banal na pagbiliw ng isa, no? Kaya yung ginagawa natin, ano, ay sabi na natin ay alin, pagkilala natin, tayo ay mga binyagan. Tayo ay mga anak ng Diyos. At inihilig natin na tayo basbasa. Pagkilala na alin, ay tayo mga anak ng Diyos. At nais namin na hilingin na tayo ay patuloy na gabayan ng Diyos sa gitna ng ating kahinaan at kaulangan. Yun ang palagi, by the grace of God, sa biyaya at pagpapala ng Diyos. Na alin, sana ganun yung ating puso. No? Ganun yung ating puso. Palagi natin tingnan yung biyaya at pagpapala ng Diyos. Pero ito ay nakabasa ito sa lahat, sa biyaya ng alin. Isang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa ninyo, yung freedom to choose. Ang kalayaan ng pumili. Isang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos mula manumuna. Sabi nga natin, yung free will, kung tawagin natin, na pwede natin piliin ang Diyos o piliin natin ang laban sa Diyos. Kaya, paano natin pala mapipili ang Diyos? Ang kinakailangan natin sa layin ng ating sarili na piliin ang Diyos. Yun ang mahalagang makita natin. Ano man yung panlabas na katatayuan, kinakailangan natin piliin ang Diyos na hindi tayo magkakasala. Inaaway ka ng kapitbahay mo, ay pwede mong piliin ang Diyos o pwede kang alin. Piliin mo na makipag-away sa kapitbahay mo, pero pwede mo siyang piliin na alin, hindi ka makipag-away sa kapitbahay mo. No? Bakit? Nasa iyo eh. Hindi ka sapagat makipag-away, sapagat inaaway ka. Pwede ka pumunta sa loob ng bahay mo. Pwede kang tumahimik pang doon. Bahagi mo yun. Doon na kasalalay. Kasi kapag yung school of thought na babasihan natin, eh, katulad ng school of thought, yung eskwelahan ng kaisipan, katulad ng mga Pariseo, gagawa lang tayo ng dahilan. Yung kanta ng alibay, no? Isa sa mga famous sa kanta ngayon ng mga kabataan, alibay. Ginagawa namin alibay, hindi, wala. Hindi ganun ang kabanalan. Yung kabanalan ay rin, yung pagtanggap natin sa responsibilidad na makita natin sa ating sarili. Hindi natin inaalis ang epekto, yung panabas na kalatayuan. May epekto yun, may certain percentage. Pero yung higit na percent nito yun rin, sa yung pagtigil. So ngayon, paano mo pala matipili ang Diyos o ang kabanalan? Sanayin natin. No? Sa lahat ng pagkakataon, maging ito man sa kalatayuan na tayo ay nahirapan o tayo ay nagkakaanan. Para maging maliwanag ko, no? Na makita natin natin, kaya napili ko ang Diyos. Napili ko ang pagsunod kay Jesus. Ay sinanay ko ang aking sarili na piliin ang Diyos anuman ang sitwasyon na kinabibilangan ko. Bakit?
Kasi yun ang puro ng buong may kapal, no? Katulad ng kanyang paanyaya, no? Na makita mo natin sa paanyaya ng pinabahay ng buong may kapal. Katarungan, pagmamahal, kaayusan, at pagiging malinis na kaisipan at kalooban ang bahagi o na kung saan ay mailulong natin sa harapan ng buong ni kapag. Yun naman yung makita natin. No? Kaya yung kailangan natin sa harapan ng buong ni kapag, no? Yung pagkaunawa na alin, dito nakabasa yung aking puso. Kaya pinakailangan natin linisin ang ating mga puso. So, yun ang una, no? Pagpili sa pag-ibig ng Diyos. Sanayin natin. Pangalawa, pinakailangan natin magdasal. Pinakailangan natin palagi hindi ng biyaya at pagpapala ng Diyos na labanan ng anumang uri ng panunungso. No? Pangatlo, makita natin sa ating karanasan natin, makikita natin yung pamamaraan para iwasan ng anumang uri na magdudulot sa ating kasalanan. Ituturo tayo mismo ng ating karanasan na matutulungan ang bawat isa sangayon sa kanyang kalagayuan. Pero huwag natin kalimutan natin na sa atin ang desisyon wala sa paligid natin kung tayo ay magkakasala o hindi.